Sikat na vlogger na si Maharlika may bagong natuklasan sa administrasyong MARC0S. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Maharlika, sumabog matapos malamang si First Lady Líza MARC0S ang may hawak ng pera na allowance ng mga appointe ng Pangulo. Bagay na hindi dapat pakialaman ng asawa ng isang Pangulo sa trabaho sa loob ng palasyo, lalo na sa pananalapi dahil ito'y labag sa batas. Narito ang buong detalye ating panuuran. Pag naggumawa ka ng tama, ay tatanggalin ka. Hindi ko inalalaban yung posisyon ni Prof. Clarita Carlos, okay? And I believe masaya naman sa kanyang ngayon, sa kanyang life ngayon, pero makikita mo sa kanyang mga post, medyo may mga pahahaging, may mga patama. I don't know kung hanggang kailan niya kung kailan siya puputo. Pero ang katotohanan, Mr. President, hindi totoo, sana naman maging tapat tayo sa taong bayan, na hindi totoo hindi masaya si Clarita Carlos. Baka naman kayo ang hindi masaya kasi dahil sa intel niya. Diba? Bakit tatanggalin ng isang tao? Okay lang kung tatanggalin siya kung talagang hindi siya productive sa kanyang trabaho. Pero kung tatanggalin nyo lang ang isang tao, isang appointees ni First Lady, dahil sa kanyang nabigay sa inyong report kung sino-sino ang mga taong sangkot sa sibuyas, niloloko natin yung taong bayan. The reason why hindi ako nanghingi sa inyo, hindi ako nagpabayad sa inyo, dahil gusto kong maging part ng pagbabago at pagbangon. Kasi kung maging katulad ako ni Tuning at ni Taning, mga kaibigan, na lumalamon sa ngalan ng pagtitira o kasinungalingan, wala talagang babangon ang Pilipinas. Balikan natin. Kaya natin, kaya pinag-initan si Rodriguez. Dahil doon sa issue na conflict of interest, chuchuchuchong ganyan. Pero ito yung nasa intel, kamag-anak ng First Lady, yung mga sangkot. Kamag-anak. O diba, initial lang ang binigay ko sa inyo. But ito, kamag-anak. So, sino ang babangon? Sino ang pinagluloko natin? At bakit? Ito, tanong ko lang. Bakit ang First Lady ang nagbibigay, may hawak ng pera? Ito na, todo na natin to. Ayoko magpatumpik-tumpik pa. Isang beses na tayo mabuhay para sa katotohanan. Bakit siyang may hawak ng pera para magbigay ng mga allowance? Ito yung nakarating sa atin, mga palangga. Bakit siya nak may hawak ng cash, whatever cash, check, pera, na wala naman siyang official duty na pagbigay ng mga allowance sa mga appointees? So, pwede na ba kami mag-conclude na itong si Taning at si Tuning ay binibigyan ng allowance to destroy someone like Vic Rodriguez? Diba? So, hindi totoo, mga kababayan, sumisigaw ako ngayong moment na ito, hindi totoo na hindi masaya si Prof. Clarita Carlos. Again, hindi ko siya ipinagtatanggol. Ang pinagtatanggol ko dito, yung process, yung totoong nangyari, na hindi siya masaya sa as National Security Advisor. Imagine niyo, pinatawag niyo siya alas 10 ng umaga, magkita kayo, magkape kayo dyan sa Troopers Cafe, sa PSG. Bakit ko alam yan? Kung hindi totoo itong pinagsasabi ko, I challenge all of you kung hindi totoo ang sinasabi ko. 10 a.m., I don't know kung dumating kayo ng on time. Basta yun ang usapan ninyo. Prior to that, kawawa naman si Prof. Clarita Carlos, 76 years old, di ba? Na hindi niya, wala siyang kamuwang-muwang, may kapalit na pala siya. Tapos palalabasin natin sa taong bayan na hindi siya masaya. So parang double Diba? Ang ginawa ninyo, sobrang kawawa naman yung matanda. Tatanda rin ako, matanda na rin ako. I'm sorry, madam, if I called you that way. I'm old na rin ako. Alam mo yon? Na ang totoo, before the meeting, ng alas 10 na yan, sa Troopers Cafe na yan, ay meron na siyang kapalit na wala siyang kamuang-muang. At tinatanong niya kung ano ang dahilan, bakit siya tatanggalin, ang sabi, wala.
So ngayon, ang duda ng mga taong kahit papaano may malasakit sa kanya ay dahil sa Intel report niya dito sa agrikultura na to, sa usaping agriculture. So ano to? So palabas lang natin? You know, I'm part of this campaign. Alam mo, you know what, sinisisi ako ng mga taong bayan na ikaw kasi, you know, pinromote mo Marcos sa amin. Even my classmates, my friends. Wala akong kasalanan dito. Masyado kaming umasa sa inyo, yung administrasyon na to. Umasa ako kung gumawa ba kayo ng mali, kasalanan ko. We're here. We want you to succeed, Mr. President. But we did not, you know, yung Pilipino ay hindi bumoto sa First Lady. Can you show some balls para sa mga tao? Paninindigan ko itong moment na to na si Prof. Clarita Carlos, alam mo yan, ma'am, na hindi si Bongbong Marcos ang nag-appoint sa inyo. The First Lady ang responsable. Tapos, ma'am, totoo naman na nakawawa po kayo eh. Gusto niya makipag-appoint sa... Gusto niyong kausapin ng Pangulong Marcos, gusto niyong kausapin ng First Lady, binlock pa kayo, di ba? Is that para sa bayan ang gawain na yan? At bakit si First Lady ang may hawak ng mga bonuses, allowance na yan? Sabi sa Constitution, ang gagawin niya lang, wala siyang official duty, kundi siya ay asawa lamang ng presidente. At siya ay mag, you know, ipagpatuloy niya yung kanyang, I mean, gawin niya yung mga charitable program niya. Which is ang sinabi ni Pbbm dyan nung during the time na in-interview ko siya. At yeah, I will talk about that, more about it. Na ang gusto ng First Lady ay mag-represent sa mga nakakulong na mga old age na, not really old age, yung mga walang lawyers. Why are you not doing it, ma'am? With all due respect, my friend, we talked, we voice message, we video message. Ako, never ako nag-video message. Diba? Dahil punong-puno ako ng pag-asa. Punong-puno ako na, tangay na, natumba na natin ang Dilawan, pero yung pala, eh magkaalyado pala kayo. Nasasabihin niyo akong Dilawan? Sinong kalyado ng administrasyon? Hindi ba mga Dilawan? So bakit, kailan to titigil, Mr. President, na ang First Lady ang magde-decide para sa'yo? Umasa ang 31 million sa'yo. Marcos ang pangalan. Marcos, 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 Marcos. Hinarap namin lahat dito ang mga, you know, mga kalaban ng bayan, mga rebelde, mga kaliwa, dahil umaasa kami, Marcos, Marcos, Marcos. Why you are not, you know, running the show, Mr. President? I know that for a fact. May relasyon tayo eh. May relasyon tayo during, baka may misinterpret na naman ng mga itad. Ibig ko sabihin, may relasyon tayo during the campaign. Iniwanan nyo ang mga group leaders. Okay? Hindi ko pa nga na-discuss yung tungkol sa Partido Federal na 10 million. My God, mga palagay, it's overwhelming yung mga information na pwede ko ibigay sa inyo. But I'm a one-woman show. Okay? Binasura ninyo, okay, yung mga OFW na ginawa ninyong leader. Ilan ba ang binilapit ko dyan, Miss Pinky Romualdez, dyan sa DSWD, Regional Director, dyan sa Maynila? Ilan ba ang nilapit ko sa inyo na may mga sakit? Dahil umasa ako, sabi ko pa nga, na dun sa mga tao, don't mention my name, baka, you know, hindi kayo tulungan dahil, you know, nag-call out ako sa gobyerno. Ilang Pilipino, ilang OFW na may mga kamag-anak sa Pilipinas ang lumapit sa akin ng mga medical, okay, usaping, you know, medical help nang hihingi. Ni isa sa nilapit ko, wala kayong inatenderan. Matutuwa ba ako bilang isang nagsisisigaw, Marcos, Marcos? Babangon muli? Sino ang matutuwa? Hindi ko sa kinukumpara, pero you have to compare. Panahon ni Duterte, kahit binoboljak ko yung mga tiwali na, you know, yung mga, basta, mga binoboljak natin. Oh, pero meron silang action kahit papaano. May napalagyan tayo ng tubig sa Bisaya. Meron tayo napahatiran ng pagkain. Okay, dito sa, what do you call it?
sa North. Nakalimutan ko na, Nueva Ecija somewhere. Ang daming natulungan. Yun lang yung hinihingi namin. Na buksan nyo yung puso ninyo. O yung line ninyo sa mahihirap. Na umasa. Yung 30, no, well, not only 31 million. It's more than 100 million Filipinos now. Sabi mo nga, Mr. President, na you're not only the president for 31 million, but for the rest of the people, of course. You know what I mean? So magpakatotoo tayo dito. I'm sorry, hindi ko kayo pwedeng i-cover up dahil hindi ako nakinabang. At kahit kailan, hindi ako nang hingi sa inyo. Kasi ang nais ko, maging role model na bilang isang vlogger, hindi to matanggap ni kahit piso, even sa campaign, wala. Yung iba nakatanggap dito, di sa Los Angeles, akala nyo hindi ko alam yon. At wala akong pakialam doon kung yun ang practice nila. Yung ibang mga MARC0S supporters, nabigyan sila ng pondo, di ba? Nabigyan sila ng pang-tarpulin. And that's okay para sa akin. Kung wala silang budget, you really have to. Kasi ako mismo, nagbigay ako ng paggawang t-shirt. Sa Pilipinas, kung anong mga ma'am, ganito, ganyan. Nagbigay ako coming from here. Hindi ako nanghingi sa inyo. Because punong-puno ako ng pag-asa na sama-sama tayong babangon muli. Tapos Mr. President, magsisinungaling tayo sa tao na si Clarita Carlos ay hindi masaya sa kanyang trabaho. Pero ang totoo, hindi nyo siya binigyan ng chance na mag-explain. And I challenge all of you kung sino ang nagsasabi sa inyo sa atin ng totoo. Hindi ako basta-basta magsasalita dito at gagawa ng kwento para i-destroy yung pinaghirapan ko. Kumbaga, itinaya na natin lahat yung ating alindog dito, lahat tayo. Tapos gaganunin mo lang, we want you to succeed, but we want you to lead. Not the first lady. She's not the president. Oh, should we say you are under Desaya? You are Mrs. What? Or should we say the president is an Araneta? And the first gentleman is MARC0S? Ganun ba'y gawin natin? My God, patuloy na tayo. Pag patuloy nating ginagago ang Pilipino, hindi talaga tayo babangon. Patuloy natin, ninyo, ako hindi pala kasali, gagamitin ang mga taong bayan na sa mga matatamis. E natuwa nga tayo, yung mga liberal party, yung mga mainstream media na sumira sa inyo. Diba? Kung ano-ano mga sinasabi sa inyo, natumba na natin sila, pero ibinangon nyo sila. Isinama nyo pa dyan, lagi sa eroplano, 5-star hotel, may pa-allowance pa. So dito sa nakarating sa akin, kung ang first lady ay may hawak ng pera para magbigay ng allowance, generous allowance, sa mga appointees, so ibig bang sabihin, pwede na tayong mag-conclude na ang nagbigay ng pa-laptop, ng pa-cellphone, ng kung ano mga kaletsyang, mga gadget dun sa mainstream media, ay ang first lady. Pwede na ba natin i-conclude na yung tumira sa akin, na taga Manila Bulletin, the Manila Times, okay? Dahil ineko ko lang yung article ni Bobby Tiglaw tungkol dun sa illegal mining na ang nag-aproba ay... kasama ng first lady for 14 years sa kanyang law firm. Diba? So pwede na ba natin sabihin na ang first lady ang nag-utos kay Charlie to attack me personally but forget about Tiglaw, na in the first place si Tiglaw ang nag-start ng article na yon. Ineko ko lang sa taong bayan. Hindi babago na Pilipinas sa mga palangga. Nakakalungkot. Ang dami-daming na dismaya. Ngayon kung sasabihin ng mga hitad, ay, traitor ka, Maharlika, anti-MARC0S ka. My God, hindi yun naintindihan ang ibig sabihin. Dahil kung anti-MARC0S ako, mga palangga, since day one, hindi na ako nagsayang ng aking laway kakadadadakdak dito. Pare-pareho tayo ng goal na para sa katotohanan. Okay? Ang goal natin para ibangon ang Pilipinas. I challenge you, First Lady. Kung ako nagsisinungaling, bakit ikaw may hawak? Bakit ikaw nagbibigay ng bonus, madam? So si Tonings, saka si Taning, binibigyan mo to destroy Vic Rodriguez? Ganun ba yon? Kaya ba nagkaroon ng sasakyan si Taning ng Toyota Alphard? Magkano yan? 4 million ba yan? O, paano kikita ng pera yan?
na ganyang kalaki. O ngayon may nanalo sa PCS o kaya ba hindi nyo iniimbestigahan sa ang lottery? Bakit? Dahil kayo-kayo, sila-sila ang nananalo? During the birthday of, you know, birthday ng, wala yung signal sa kabila, birthday nitong si, pangalan yan? Si Langka? O, si Dorian? Sa PCSO? May nanalo? Almost 50 million? Magpaka-transparent kayo. Lolokoy natin ang Pilipino, gagamitin natin sila. Sabi ko nga, hindi na kayo naawa sa Pilipino na nanglilimahid sa kahirapan. But you are enjoying yourself. O itoto na natin. O, Secretary Jokno, nagdala pa kayo ng chef sa Switzerland at the expense of Filipino taxpayers? Yes, Palanga. Nakarating sa akin, kahit anong itago ninyo, I don't know kung business inano nila, nagdala pa kayo ng chef. Ilang, you know, less than 100 ang dinala niyo sa Switzerland. We're talking about naghihirap ang bayan, then you're having fun? Sa tingin niyo ba matutuwa ako doon, Palanga? Ang inilaban ko, ipinusta ko sa inyo, sa vlogger, babangon na tayong muli, paiyak-iyak pa ako, jutang dini na. Tapos ang babangon pala, kayo-kayo, hindi ang bayan. Now, if you want to give generous bonus, you want to give, you know, you are free to go, ano, to give generous bonus, ganon. At the expense of Filipino taxpayers, Madam First Lady, yan ba ang legacy na iiwan natin sa bayan? Tandang-tanda ko nung nasa inaugural night ako, I talk to your cousins, tuwang-tuwa ako. Sabi niyo pa, ang gusto mong tutukan, yung mga magtuturo ka. Ang hindi ikaw nagsabi, yung cousins mo, Daledesmas, na magtuturo ka kasi gusto mo, kasi professor ka rin. Why you're not doing it right now, ma'am? Yung mga nakakulong na sinasabi ni Pbbm na i-represent mo, bakit 7 months na? Why you, bakit inaagaw mo yung trabaho ng president? It's okay to advise the president, magkatabi kayo sa pagtulog, hello, o ano na palangga, sweetheart, darling, what's going on, kumusta ang trabaho mo, da-da-da-da-da-da-da. But based sa constitution, you don't have the official duties. Ang may official duty to assist the president. So what's the purpose of SAP? Of Don Solueta, asawa ni Don Solueta. Special assistant to the president. Isa yan dapat sa mag overlook sa mga appointments. Even the executive secretary. Kung totoo na walang kinalaman ang first lady, mga kaibigan, bakit si Clarita Carlos siya ang nag-appoint? Kung titignan natin ang technicality. Bakit siya? Bakit lahat, you know, bakit lahat dumadaan kay First Lady? Di ba? Yung sa PCS, oh, ikaw naman nag-appoint niya. Eh. Alam na alam ko yan. Yung nagbigay ng 30 million. Oh, nag-birthday pa. Oh, may nag-send sa akin ng picture. Akala niyo hindi ko alam mga galaw niyo. Nag-birthday pa tong si Langka. Si Langka o si Marang. Ano pa ba ang tawag sa kanya? Nag-birthday, ando doon si Taning. O bakit hindi kayo, why, dapat maging proud kayo. Birthday yun eh. Bakit kayo takot-takot pag-post? Kasi masilip ng mata ni ano, Maharlika, ganun, o mata ng bayan. You have to be proud, birthday yun eh. Ipakita niyo yung bonggang-bongga, tapos the nerves, sasabihin niyo, nakakaawa ang bayan. Tapos nakikita niyo yung mga nagpipila ng sibuyas at kung ano-ano, naglolokohan tayo. May mga nag-comment. O Maharlika, dilawan ka na tuwang-tuwa sa mga dilawan. Talagang tuwang-tuwa ang mga dilawan kasi nasa Malacanang nga sila. Nakaupo na nga sila eh. Really? My God, I hate drugs. Ay, nako palangga. Okay. Kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Okay? Sabi ni Palangga. Si Steve Yu, ang first lady ang sisira kay BBM. Eh talagang pag hindi ginawa ni BBM ang trabaho niya bilang presidente, na siya ay nalal ng bayan at inaasa niya sa first lady ang appointments, that's betrayal of public trust. Eh pangluloko yan, Mr. President, sa bayan. We trusted you. We like you. We love you. Para kami mga syunga-syunga dito eh. Aantayin pa ba natin na silaban namin yung mga memorabilia namin? Aantayin niyo pa ba yon? O gusto niyo pa bang yari na yung standee mo, sisilaban natin online dito, mag-live tayo?
para maipakita namin kung gaano kami ka-disappointed. May mga nabasa ako sa group chat, pinagugupit-gupit niya na daw yung kanyang BBM t-shirt. My friend from San Francisco. Sabi ko, sana huwag mo muna igupit. Dapat grand yan. Grand ang event natin. Let's give him a chance. We want him to succeed. Wala, naglulukuhan tayo. Tapos sasabihin niyo, I'm not for Clarita Carlos. Okay? Actually, hindi ko masyado nasusubaybayan yung mga ginagawa niya sa NSA. Ang inilalaban ko dito, yung katotohanan na hindi siya nag-resign. At hindi totoo ang sinasabi ng presidente natin na hindi masaya si Clarita sa kanyang trabaho. At hindi totoo na kusa siya nag-resign. Wala na siyang choice. Kasi bago niyo siya i-meeting dyan sa Troopers Cafe, 10 a.m. ang meeting ninyo, may kapalit na. Sa video na inyong napanood, kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!